nandito tayo sa... Nasa Pampanga tayo, di ba? So, nandito tayo sa school ko dati. Ito yung high school ko. Grabe, nakakamiss dito. Public school lang ako nag-aral, siyempre. Wala naman tayong pera. Kasi mga 20 years ago. You know what? 20 years ago. Ayan, ito. RLLMHS. Rafael L. Lazatin Memorial High School. So, baka may mga followers tayo dyan na dito nag-aral. Yan. Dito kami nagbabakot dati. Shout out. Shout out. So, what's up mga kaitlog? So, ngayon nandito tayo sa Pampanga. Dito saan ako lumaki. So, dumayo tayo sa Enhanced Gym kasi mag-speaker ako. So, after natin mag-speak, papakita ko na rin yung chest training natin dito. Sana ma-enjoy nyo tong vlog. So, tara! Let's go! Nandito na tayo sa Enhanced Muscle Gym sa loob. So, nandito na rin sina Kuya Sipra, sina Kuya Gab. So, mag-speaker lang din ako, pero about ano lang, computing your macros lang, tsaka calorie maintenance, tapos food sources. So, pasusulyapan lang natin, pero ang pinaka ano pa rin natin dito is yung workout natin na chest day. Ang ipo-focus natin. So, ayun. Load-load na lang. Ngayon, try ko ipakita sa inyo sina Kuya Gab, sina Kuya Sipra, sina Kuya Richard tsaka si Kuya Jamer, ayun yung isa sa pinakamalaki sa Pampanga. Sabaw! Yan, numero siya nung nationals. Nanalo naman siya kasi nag-improve siya. Then ang move kasi, actually sa nakakilala kay Kuya Jamer, actually nag-off na siya kasi akala niya hindi natuloy yung nationals. So pinush niya lang ulit, mga 9 days out na kuya. Oo. 9 days out, tinuloy niya pa. Yun, so, yun, sumabaw siya. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka nag-prep kayo, dalawa lang pag-iisipan nyo. Kung ihintayin nyo yung laro or mag-stop na kayo talaga. So, sina Kuya Jamer kasi talagang inalo lang nila. Sinubukan lang din nila kasi nga, sayang na din naman. So, yun lang yung magiging risk. It's either na pwede ka pang manalo dahil yung iba, same ng approach na ginawa na nag-stop din. Kaya kaso, kung di sila nag-stop, so lamang talaga sila. So, pakita ko sa inyo sina Kuya Gab, sina Kuya Sitra. Tapos tingnan natin kung ano makukuha natin clip na sa inyo. Yan! Hanayin natin si Kuya Richard, yan. Siyempre, first vlog ko to sa kanila eh, kasama ko sila ngayon. Yan. So, uingi lang tayo ng konting fitness tip dun sa mga beginner, tsaka dun sa nagbabalak mag-bodybuilding. Ano mo mapapayo mo sa mga beginner talaga? Nang kadalasan nagawa mong mali na before. Siyempre, kailangan pagka mag-umpisa, kailangan determinado ka talaga, tsaka yung motivation mo talagang straight. Committed na agad. No, committed ka talaga sa gagawin mo. Tsaka pinaka-importante yun na pera, syempre. Lalo pag magbe-budget. Budget. Yung number one actually. Kailangan, number one yun. Ano ka na, may budget ka na for prep. Kasi yan yung pinaka-baseline mo ng prep. So kung wala kang budget, hindi ka magbe-build up. Oo, hindi pwede yung 150 pesos per day. Hindi. Wala. Yan lang. So ayun, take away, Richard. Thank you. Next natin, si Kuya Sipra. Eto, ayan. So, sa mga nakakilala, so, ilang beses ka na nag-mutant champion? Dalawa. Dalawang beses na overall ng mutant champion. So, actually, si Kuya Sipra yung nakikita ko na, ano, na kayang tumapat sa 2-1-2 ng pro stage ng Olympia. Actually, dapat meron ka na, di ba dapat, Kuya? Actually, dapat may pro card dato si Kuya na nakakalaro na dapat siya. Kaso, ano nangyari? Politika. Yun kasi yung madalas naman eh, sa bodybuilding. So, mas maganda talaga, pipili kayo ng show na alam nyo hindi kayo mapapalikas. Pero, ayun nga, hindi rin talaga mawawala yun. So, the best na magagawa mo doon is iwanan mo talaga yung kalaban. Oo naman. Sa condition. So, ano mapapayo mo kayo sa mga beginners na gusto mag-start ng bodybuilding or fitness journey nila? Siyempre, pag yung mag-start ka, kailan may goal ka lagi. Especially, mga pag-beginner, kailan mag-set ka ng goal na kailangan within 6 or 1 year, makuha ko tong goal na to. Hindi lang yung mag-workout lang ako. Kumbaga, mayroon ka ng ano agad, may design plan ka na. Oo, may plano ka talaga dapat kailangan. Hindi pwede yung gusto mo lang mag-workout. Bulk cut pag maisipan mo, hindi pwede. So, dapat mag-design ka ng plan na like this year, gagawin ko magpapalaki muna ako ng quality.
Iba kasi ko yung old school na ginagawa kasi nung nangyari, magpapabalik. Yung bulking stage, nagpapataba sila. Oo. Yun ang old school kasi na ano eh, bulking dati. Yun yung tinatawag ngayon na ano, dirty bulking. Dirty which bulking is high risk kasi ang daming nagkakasakit. Oo, tama yun. High blood. High blood, oo. Diba, pumapalo yung sugar kasi kung ano-ano nga naman yung kinakain. So yun yung isa sa mga mali na, na hindi nyo dapat gagawin. So, ano po kaya? Yan, kailangan pagka ano, kumuha rin kayo ng coach. Number one, kailangan may coach kayo. Kasi mahirap mag-start ng nangangapa ka ng, mangangapa ka sa, kunyari, gusto mag-compete, kailangan talaga meron mag-guide sa'yo. Hindi yung kung tingin-tingin ka lang sa YouTube, ganyan-ganyan. Hindi mo makukuha yun kasi may kailangan pag-aralan mo yung katawan mo, tapos yung diet mo, kailangan may titingin lagi sa inyo. May coach talaga. Meron talaga mag-design ng diet mo, ng training mo, ganyan. Plus, iba pa. Yung mga supplementation. Ako din, yung din yung sinasuggest ko na, syempre, kung beginner ka, kung may budget ka naman, huwag kang manginayang dun sa coaching fee. Kasi, mas makakatipid ka. Kasi nga, yung progress mo, magiging legit yung progress mo. Hindi kayong parang 12 weeks, nangangapa ka pa. Tapos kung ano-ano na yung pinagbibili mo, hindi mo alam na lumalaki na yung gastos mo. Compare dun sa naka-coach ka, so ito lang yung mga bibilin mo. Enough na yan. So malalaman mo na enough na. Hindi yung parang, ay, kailangan ko pa nito, kailangan ko pa nito. Bili pa ako nito. So, daming excess. Mas, yun yung hindi maintindihan ng mga bago na ano, na mas napapamahal sila. Dahil wala silang knowledge kung ano ba yung dapat gawin nila. So, thank you kaya si Frank. So, kailan next laban mo yan? Kuwait na. Ay, January. January. Oo, lapit na. So, abangan si Kuya Sifra. Kita, bro, pakita mo yung buong katawan ni Kuya Sifra. Wala pa. Yung arms niya. Legs ko yata eh. Hindi, hindi mo. Legs ko yung arms ni Kuya Sifra. So, ayan. Tapos next natin si Kuya Gap. Kuya, thank you. Thank you, thank you, thank you. Kuya, thank you. Pinakamatangkad sa Pampanga na bodybuilder. Ay! So ayun kaya, same lang ng tanong ko, anong ma-advise mo dun sa mga beginner and gusto pumasok ng bodybuilding? Mag-advise ko dapat kung gusto nilang maging bodybuilder or like sports, discipline. Oo, fitness journey nila. Mag-ipon-ipon kayo ng pera kasi magastos din. Biro lang. Para diniscourage mo agad yung mawala. Ano? Triple D. Disiplina. Oo. Dedication. Oo. And maximum. Kaya pera. Determination. Determination. At sumak po. Di ba? So, yun. Kailangan si Kegap, ilang years ka na ko si Kegap sa ano, bodybuilding? 5 years yata. Legend nato si Kegap sa bodybuilding. Di pa ako nagpa-bodybuilding. 20 years na. Sobrang sikat na nito ni Kuya Gap. Tingnan mo, 20 years. Sa edad ko lang. Yung bodybuilding stage niya, bata pa ako, bodybuilder na siya. Di ba? So, alam niyo na kung ilan yung edad ni Kuya Gap, pero tingin niyo naman yung tsura. 30, hanggang 35. Okay, tingin. Okay, okay. So, ayun, magsi-seminar kami ngayon dito sa ano, Enhanced Muscle Gym. So, ay, shoutout muna ni Kuya yung promo ko dito sa Muscle. Yes, shoutout ko pala, magsi-seminar ako sa Legazpi sa October 9, October 10. It's either Legazpi or baka kayo, depende sa protocol ng IATF nila doon. Yung promo namin dito sa gym, first time members, meron kaming promo, ₱999. So, visit us. Abangan nyo lang si Kegap dun sa mga pupuntahan niyang seminar kasi promise marami kayong matututunan. Kasi non-stop yung learnings dito sa bodybuilding. So, kung sino yung makakasama nyo na may knowledge about bodybuilding is meron at meron kayong bagong matututunan. Kaya kung makikita nyo kami, lagi nakikihalubilo talaga kami sa mga legend, sa mga may alam din talaga sa bodybuilding, sa mga nauna, di ba? So, hindi kasi isang bagsakan yung knowledge mo dito sa ano, sa journey na. So, ayun, next tayo dun sa seminar. Let's go! Pagdating natin yung, ano, yung seminar, pero mag-intro muna si Kuya Gap. So, ito yung mga ano, limited lang actually. Kasi nga, pandemic pa. So, hindi tayo pwede mag-full blast ng kuha. Diba? So, ayan. Guys, hindi po, isang acting. Siyempre, ang usually nakatanong nandito sa fitness journey natin or sa mga nagbo-bodybuilding. So, paano ba mag-start? Diba? So, hindi naman pwede na umulaan mo lang yung starting point mo na halimbawa, ay sabi ka kainin kong chicken. Ganito karami, isang takot. Advanced training techniques like supersets, meron din na tri-sets.
lang sa cardio after training to. Huwag kayo mag-cardio ng before training. So usually, ang number one na kailangan na budget. Number one budget. Kasi once na pumasok ka sa bodybuilding, kailangan na lang may ayun mga ka-itlog, katatapos lang ng seminar natin, katatapos lang natin mag-talk. So ayun, masaya naman kasi marami tayong nabigyan ng knowledge. And syempre, yun yung mga tanong nila na sagot natin naman ng maayos. So sana, dun sa mga pumunta, so maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo and sana marami kayo natutunan. So ngayon, kakain lang kami. And then, after nitong kain, papakita ko yung chest workout ko. Let's go! Mga ka-itlog, tapos na tayong kumain. So ngayon naman, papakita ko lang yung highlights ng chest workout ko kasi masyado nang mahaba itong video. So sa next vlog na natin, ipo-focus yung training techniques, tempo, tsaka iba pang explanation. So ngayon, enjoy nyo lang muna itong chest workout natin. Pwede nyo gayain, ilalagay ko na lang dito sa baba. Check nyo na lang yung program. Okay.
So ayan mga ka-itlog ang ating full day. So nakita nyo naman, sobrang dami natin ginawa. Tapos eto, pinakita ko yung chest workout. So hindi na ako nakapag-explain nga dahil nga sobrang haba na nitong video. And sana nag-enjoy kayo, sana na-motivate kayo dito sa video. So huwag nyo kalimutan, i-click yung notification bell. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please lang, subscribe na kayo. De, joke lang, basta ma-enjoy nyo lang itong video, okay na ako doon. So, kita-kits ulit mga ka-itlog. God bless!